bilinan ko kay Mrs. Corazon natin ay pagpatuloy ang Bataan nuclear plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solution and meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkay at maalala daw ng taong bayan sa Matos habang andyan ang Bataan nuclear plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihigante. Huwag na tinama yung sambay ng Pilipino. Kanya balang araw, makikita ninyo, 20 years from now, baksak na ang Pilipinas. Facilities generate carbon-free electricity in 30 countries around the world. Nuclear energy production is similar to the ways fossil-fueled power plants generate electricity. A nuclear energy facility provides clean, safe electricity 24 hours a day. Let's go inside the plant to find out how. In most generating plants, whether coal, nuclear, or natural gas, some form of energy is used to heat water into steam. The steam turns a turbine that is coupled into an electromagnetic called a generator. The generator produces electricity. While the model is the same, there is a key difference between nuclear energy facilities and other energy generating plants. Power plants that can run on fossil fuels burn coal, oil, or natural gas to generate the heat that creates steam. In a nuclear energy facility, a chain reaction of splitting atoms releases heat. This reaction takes place in your reactor. All reactors are designed, built, and operated with safety as a top priority. Nuclear energy facilities are among the safest facilities in the world, because they feature multiple redundant layers of safety systems and procedures beginning in the core of the reactor. In a nuclear reactor, metal rods within the rich uranium pellets inside are placed into the bundles, creating a fuel assembly. The bundles are submerged in water inside a pressurized vessel. The two most common types of nuclear reactor are boiling water reactors and pressurized water reactors. In a boiling water reactor, the heat from split atoms causes the water to boil, reducing steam that drives the turbine. Afterwards, steam is converted to back to the liquid water and returned to the reactor core. Pressurized water reactor, or PWRs, were developed after boiling water reactors and work in a slightly different manner. In a PWR, the water in the reactor tank is under pressure to keep it from boiling, even though it reaches very high temperatures. In a steam generator of a PWR, water passes through thousands of small pipes. The heat in the pipes turns the water to steam, which then drives the turbine. The turbine powers the generator, which in turn produces electricity. Here is where the process differs from a boiling water reactor. The reactor water is now pumped back into the reactor tank and heated it again. The steam from the turbine is cooled in a condenser, and the resulting water is set back into the steam generator and heated it again. To prevent overheating, control rods made of a material that absorbs small atomic particles are inserted into the nuclear fuel bundle. When an operator wants to produce more heat, the control rods are raised out of the bundle. To create less heat, they are lowered into the bundle.
The rods can also be lowered completely to shut the reactor down in the case of an accident or to refuel the facility. Palagay mo magkano yung kakailangan yung budget para ma-operate ulit yung Bataan Nuclear Power Plant? Ayon sa nabasa ko, Babs, ang kailangan na gastos ng nuclear power plant para i-implement yan, ibalik yan, it's almost $1 billion. Laki din, no? Oo. Kumbaga, ang government natin, kaya niya naman yan eh. Yun nga lang, dahil nga doon, dulo ng corruption, lahat. Parang hindi niya makaya-kaya kasi nga, dahil sa pera, na dahil sa project na yun. Siguro, kung mapapatupad man yun, yung $1 billion na yun, isa lang yun eh. Parang isa-sacrifice mo lang yun sa isang project, then, lifetime na natin mapapakinabangan yon at mababawi din natin habang tumatagal. Hindi lang naman sa government magbe-benefit yun, kundi lahat sa atin, sa buong Pilipinas, sa mga tao, malaking tipid yan sa kuryente, patubigan, lahat, halos ng maintenance. So, kung yung 1 billion na yon nalalakihan sila, maybe, nalalakihan sila kasi dollars eh, pero kung sa akin lang, kung sa atin lang naman tayo, para sa akin, isang Pilipino, kaya naman natin yun eh. Kaya natin pagtulungan yun. Oh. Para sa akin kung nagkakaunlad naman, di ba? Oo. Oh. Palagay mo, gano'n nakalaki yung dapat natipid natin kung pinagana na yung nuclear power plant na yun? More or less, ang tipid na yun, siguro, kung yung gastos doon, $1 billion, mas malaki pa yung titipirin natin kung na-implement na dati yun. Though alam ko, risky ang power plant na yan. Maybe, di ba, worst nangyari yan yata, if I think sa Japan, sumabog ang nuclear power plant doon, I think it's Japan or Korea, something, di ba? Sumabog yun, tapos parang malakas kasi yan eh, parang yung radiation, yun yung kalaban natin dyan. Pero siyempre tayo naman Pilipino, hindi naman tayo pusado sa paggamit niyan. Siyempre bibigyan din natin ng mga parang limitations sa paggamit niyan. What about radiation? It wouldn't that kill you too eventually? Based on what I have read, radiation, nakakamatay yan. Yes. Pero, kung about sa nuclear power plant naman kasi, ang nuclear power plants, magpo-produce yan ng radiation something, it's almost, yung ash eh, parang abo talaga yan. Siguro, magpo-produce siya ng 0.9 in 1 year. Pero alam nyo ba, eating a tons of banana, no? Nagpo-produce yan, 0.1. So imagine, kung kakain kayo ng saging in a year, nakakailan kayo? Hindi ba mas risky yun kung kumakain tayo lagi nun? So yun, parang mas malakas pa rin talaga yung radiation nung, yun nga, yung parang pagkain doon, yung pagkain ng saging. Kumbaga, hindi ganun kalakasan ng radiation ng nuclear power plant kapag nag-operate siya. So in 1 year, nagpo-produce siya ng
0.9 microsieverts. So yun, yun yung pagkabasa ko doon sa Bowser Nuclear Power Plant. Pre, palagay mo, kailangan ba natin ng mag-decrease para magkaroon ng nuclear bomb sa pamamagitan ng nuclear power plant? Actually, hindi naman natin nite-decrease yan eh. Nasa atin naman yan. Kung paano natin gagamitin lahat. Sabi ko nga kanina kung paano natin naabusuin yan. Eh, may limitations naman sa paggamit yan eh. Kung talagang kinakailangan, gano'n. Kung talagang nahihirapan tayo sa power supply ng kuryente, gano'n. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, ang nuclear power plant, kailangan yan na ng uranium. Yung uranium na yon siguro, yun yung magpapa-operate, yun yung isang bagay na magpapa-operate dun sa plant na yon, sa nuclear power plant. Tapos, yung sa bomb plant, it contains 80% ng ano yun eh. Pero hindi naman malaking ano yun, hindi naman malaking impact yung pag ginamit natin. Hindi naman tayo aabog doon. So parang, yun, hindi naman siya ganun ka-risk talaga. Kasi nga, unang-una, bago i-implement yan, may mga safety procedures naman. Hindi naman natin ayan na basta operate lang yan na hindi natin pinag-aralan. More, marami naman tayo na marunong dito na scientists and other, ano, other countries like US, tutulungan naman tayo sa pag-operate. Yun lang. So for the last question, but in case, just in case, something really happens to the Bataan nuclear power plant while operational, we're really in big trouble, right? Maybe yes. Kasi unang-una, kapag nag-meltdown ng isang company, ang BNPP, ang Bataan nuclear power plant, isang malaking ano yan eh, parang pagsabog yan eh, kapag nag-meltdown ng company. So yung mga areas doon sa ano, malaking epekto, especially dun sa mga taga-Bataan. Then, pwede rin tayo kasi we're in Pampanga right now. So, parang malaking epekto din sa atin yan. Then, maybe no then kasi unang-una, before the plant will operate, first of all, lahat ng mga nakatira doon, na malapit doon, within 10 mile radius from BNPP, kailangan na evacuate yan. So that, in case of meltdown ng company, walang maapektuhan. There will be a safety. Sabi ko nga, before they will implement that, unang-una yung mga safety procedures muna yung gagawin. Yun. Fire.